mapagpalang gabi sa ating lahat mga katropay. Pag-ista ko lang tong video clip ni Tatay Digong at ni Basti Duterte. Ang dami oh, ang daming tao. Marami pa rin nagmamahal sa kanila hanggang ngayon. Yan ang makita natin. Yan, hindi yan ba yan? Barrio man siguro yan. Kasi yun, makita natin, kaunti lang ang bahay. Pero tingnan mo yung tao kung gaano karami. Ay, besige. Sa nagsabi nga, wala na yung career na mga Duterte sa pagka-politiko. Subukan raw ninyo na may politiko nga pumunta sa isang ganyan ha, baryo. Kung ganyan ba karami ang tao, wag lang padalhin ninyo ng ayuda para patas naman ang labanan. Yan mga tao na yan, hindi yan pumupunta dyan o kaya pumupunta sila dahil sa pagkataon yung dalawa na yan, si Per Arde at saka si Basti, kung hindi, yung nagawa nila sa bayan. Yung pagmamahal niya sa bayan at saka sa taong bayan. Kaya, yan o, namimiss nila. Tingnan mo yung pagbaba ni Per Arde sa sasakyan. Tingnan ninyo. Diba, halos dumugi ng mga tao. At saka si Basti, tingnan ninyo. Dahil, yung nagawa niya sa Davao, ang titindi. Minsan nga naisip ko eh, nga sana ang Davao, buong Pilipinas na lang, hindi sana nandyan sa Davao. Kumbaga ang Davao buong Pilipinas, napaganda siguro ang Pilipinas kung ang Davao, Pilipinas yan. Kasi tingnan naman natin yung kalinisan, yung pamaraan nila sa kabuuan. Di ba napaganda, nagpalit-palitan nga lang sila dyan. O isa pa to, maghanap tayo ng politiko nga nagpalit-palit lang tatay, anak nga hindi nagkatalo. Hindi ko alam kung meron. Kasi ang alam ko, sila lang ni Tatay Digong ang ganun. Iwan ko lang kung merong iba. At tingnan mo anong kaibahan sa Davao. Oh? Napaka daming nagmamahal. Kahit ako, yung utang na loob ko sa kanila ni Tatay Digong, yung utang na loob ko hanggang ngayon nagpa, kumbaga sabi siya, nagpabilin ba, nandyan pa rin. Dahil maraming ginawa si Tatay Digong nga nakinabang ako. Yung ano niya, one stop shop, yung sa mga OFW, nakinabang ako dyan. Yung ginawa niya na bridge nga makatawid na yung series mula Cubao hanggang papuntang Negros. Diyan yata yan dadaan sa Guimaras. O isa ko sa kinabang dyan. Kaya malaking pasalamat ko sa Tatay Digong na to. At hindi lang yan. Hindi lang yung nagawa niya na yan. Yung sa kabuuan. Nga naramdaman ko nung panahon na yun nga nakaupo siya, maraming pagbabago. Kaya sana ngayong darating na eleksyon, sa presidential eleksyon, may isang Duterte nga tatakbo pagka presidente. Kasi naniniwala talaga ako nga pagka Duterte ang magiging presidente, kahit saan dyan sa tatlong anak ni Tatay Digong, makikita natin ang pagbabago. Dahil subok na eh. Magkita na natin sa Davao, nagpalit-palit lang sila. O si Tatay Digong nakaupo, napaganda. Si Inday Sara nakaupo, napaganda, walang nagbago. Si Basti nakaupo, ganun pa rin. Madali salita, kung kaya nilang gawin sa Davao, kaya nilang gawin sa Pilipinas. Kasi yung Tatay Digong, ginawa niya sa Pilipinas, nagawa eh. Kaya sana naman, huwag nating makalimutan yung malasakit ni Tatay Digong sa ating bayan. Sana naman kung may tatagbo ay manatili tayo nga susuporta sa kanila. O ngayon ha, nalulungkot ako. Dagdag ko na lang to. Nalulungkot ako sa totoo lang yung nangyayari sa atin ngayon, yung bagyo. Naalaala ko lang na ito, sa sinabi ko, ang lahat na presidente may ginagawa sa ating bayan. Pero
hindi magkaparehas, hindi magkapanday. Tulad ngayon ha, may kalamidad. Naisip ko sana itong time na to, sana si Tatay Digong pa rin ang presidente. Kasi kung matandaan natin yung panahon ni Tatay Digong, yung nakaupo pa siya, ilang bagyo ang tumama sa Pilipinas sa panahon na yon, yung 6 years niyang pag-upo, napakarami din. Pero yung preparasyon niya, ang tindi, hindi natin pwedeng baliktarin yan. Dahil wala pang ang bagyo, pinakita na noon sa TV yung mga binili niya, mga rubber boat ng malalaki, yung mga life vest, kung ano-ano pa. Nandyan sa social media. Wala pa, hindi pa naglandfall yung bagyo, nandoon na yung rescuer. Dahil yung bagyo sa atin, yung kalamidad na yan, kumun yan, taon-taon, ilang bagyo ba dumaan dyan kaya sa bansa natin? Taon-taon, kaya kumun na kumun yan. Wala pang bagyo, mga dalawang araw, nandyan yung bagyo bago maglandfall, nakaantabay na yung ano, yung rescuer. At yung mga mamamayan, sinasabihan na kung anong dapat gawin. Lalo na yung mga apektadong-apektado. Tingnan mo yung nakaraang mga taon, kung pagmasda natin, yung bago siya bumaba, bago yung ano ba yun? Yung virus na COVID-19. Di ba may matinding bagyo rin nga dumaan sa atin? O dalawang araw yata yun bago maglandfall, binalita nga o nandyan na yung rescuer dyan, yata yun sa parting Bicol din yun. O tingnan mo yung Bicol ngayon. Kaya nalulungkot ako. Nagkakaawa naman yung bayan natin. Ano na lang matira? Naghirap na nga ang tao. Nandyan pa yung problema sa illegal nga druga, kriminalidad, marami pa. Pagdaanan tayo ng kalamidad, ganyan pa, ano na lang natira sa Pilipinas? Eh yung mga tao nga natumba yung bahay, bumagsak, walang pagkakaiba sa akin yan, kasi bahay namin bumagsak din eh, nasubukan namin yan. Grabing pahirap yung pag maganyan yung bahay mo, madaling araw yung amin eh. Ikwento ko lang sa inyo, idagdag ko na lang to ha. Madaling araw, ruping yon, bagyong ruping, tumama, bagsak yung bahay. Wala, hindi pa bumagsak, basang-basa na kami. Yung pagbagsak na wala na talagang ano, ang sakit ng ulan nga humampa sa balat, mga bata pa lang kami noon, ang nipis ng balat. Eh yung ulan nga may sag, kasamang hangin, ang sakit. Nandyan yung gutom, nandyan yung kaba, nandiyan na lahat. Wala ka rin matakbuhan dahil probinsya eh. Tapos yung mga bahay katulad lang rin sa amin, yan ang mahirap dyan, yung mga matanda, yung mga bata. Kaya kailangan talaga nga pagdating sa ganyan, preparado yung namuno sa bansa natin. Kumbaga may ano na sa mga ganyan nga sitwasyon. Hindi yung dumating na yung bagyo, hindi pa alam kung anong gawin, ah, saan pulutin yung Pilipinas dyan. Isa pa to, oh, ngayon ang dapat mag-ayuda, buhusan ng ayuda yan. Kay ngayon, dapat may buhos ng ayuda. Kasi kailangan talaga ng tulong yan. Matindi yung pangyayari dyan eh. Walang, yung iba wala ng bahay, bumagsak, lahat naubos, parang nadaanan ng sunog ba? Ganun naman talaga eh, nagabasa yung mga gamit, walang, yung iba walang pera. Yan, ngayon, kaysa walang kalamidad, may ayuda tuloy. Ngayon yan, dapat magkaroon. Bago ko ipapatuloy yung munting video natin mga tropa, small content creator pa lang ako, sana ibalato na lang nyo sa akin yung pagkalimbang sa notification bell at saka sa subscribe button. Mga dudes, sana tulungan ninyo yung munting channel ko nga para angat ng kaunti, ipagpatuloy natin to. Kung baga,
Pag mahal mo yung bayan kasi nag-iisa lang bayan natin eh. Kung mahal mo yung bayan, yung mga nangyari sa atin, maramdaman mo. Maliba na lang kung wala kang pakialam sa bayan at hindi ka apektado sa nangyayari dyan. Kaya yung nagsabi sa mga comment sa mga social media nga, Tatay Digong, namimiss ka namin, sana ikaw na lang presidente habang buhay, sa totoo lang, nakita ko yan. Mahal na mahal nila ang bayan. Katulad yan yung nakikita natin sa video, ipagpatuloy natin yung tungkol sa video. Yung mga tao na yan, nga tuwang-tuwa, nga nakita nila si Tatay Digong, maliban nga hindi nila makalimutan yung nagawa ni Tatay Digong, nga malasakit sa bayan, naghangad yan. Nga sana may kasunod sa yapak niya, sa ginagawa niya, nga habang nakaupo may naramdaman ng taong bayan. Napakasarap kaya, napakasarap yung panahon ni Per Arde nga siya pa ang presidente. Proud na proud ang daming Pilipino kahit saan nga lugar, nga proud sa kanya, sa ating presidente. Kung ang ibang tao nga hindi Pilipino proud na proud kay Per Arde, meron pa ngang mga, ay ulitin ko na lang to ha, na-vlog ko na to noon, meron pa ngang ibang lahi nga nagsabi nga, sana pahiram ninyo yung presidente ninyo sa amin. Mantakin mo yan, samantala yung ibang Pilipino dyan, iba, mabliktad mo yung mga pinagsasabi. Oh, sino ba namang hindi proud yan? Nga, sa 6 years, ang daming nagawa sa ating bayan. Huwag nating sabihin nga wala tayong nakita dyan. Kasi kung magsabi tayong wala tayong nakita, eh, buti pa huwag ka na lang tumira sa Pilipinas. Kasi wala ka rin naman nang palang makita dyan. Yung, sabi ko lang ha. Yung simple lang Manila Bay dyan, yung simple nga problema sa MRT nga panaitirik, sinong gumawa dyan? Yung kalinisan sa mga ilog dyan o ano-ano sa Manila. O, diba? O, yan lang sa napaka-common. Yung mga daan jati dyan nga parang wala na talagang pag-asa nga mabago yung traffic. O, ginawaan nila ni PRRD kayo ng maraming daan o kahit papaano maibsan yung traffic. Huwag nating sabihin nga walang makita kasi hanggang ngayon nakatayo yan. Hanggang ngayon meron pang project. Ay, yung nakaraang buwan pumunta si Presidente BBM sa parting Bicol. Siya ang nag bukas yung baga, tapos na nga project. Pagbaba ni PR Arde, kasalukuyang ginagawa niyan, nakaraang buwan, kakatapos lang. Iwan ko lang ngayon ha, kung merong bagong mga project ang ating Pangulong BBM ha. Iwan ko lang kung meron ba kasi. Nagtanong ako ha, wala man akong kakita kasi. Ang kakita ko lang, ulitin ko, yung nakaraan nga tapos na yung project, pumunta siya, may video, pero groundbreaking yung mag-umpisa, wala akong nakita. Iwan ko lang, kaya nagtatanong ako sa inyo. Kung malaala natin sa kapanahon ni PRRD, ito ha, isingit ko na lang rin do. Para naman sa mga tao nga yung makalimutin yung kapanahunan ng pandemic. Kung hindi si Per Arde kaya ang na presidente noon, ano's palagay ninyo? Hindi ako sigurado ha. Pero kung isipin natin yung simpleng baha ngayon ha, kumun na kumun yan ha. Napaka-kumun yung bagyo sa atin. May kasabihan nga eh. Kahit sa social media nakikita natin eh, Pilipino kami, bagyo lang kayo. Eh ano ngayon? Sige. O yung nakaraan, ang laking baha. O diba, ang daming ano, parang baliwala lang. Kasi kumun nga eh. Napaka-kumun sa atin ang bagyo. Pero tingnan mo. Tingnan natin ngayon. Makikita natin sa balita.
Sa sinabi ko nga, sa kapanahonan ni PRRD, kung ikumpara natin ngayon, yung sa, anong tawag nito? Yung sa pandemic. Tandaan natin ngayong pandemic, binatikos siya ng binatikos. Pero tingnan naman natin kung paano niya ginawa yung mula ayuda sa mga tao dahil nasa bahay lang tayo, hindi siya yung tipo nga parang nagkagulo. Kumbaga, yung mga pamilya may natatanggap sa gobyerno. Kumbaga, bantay sirado yung mga ano doon, namimigay. Iba noon, kung ibang presidente yon, baka naman dapat makatanggap ka ng 2,000 ang darating sa sayo, 5 duling pa. Kasi ang tao sa sinabi ko, pagdating sa pira o kahit anuman, mahirap pasunurin yan, buti pa hayop, bantay ka ng hayop na marami, 1,000, kaya mo pasunurin tao, lalo na sa pira. Tingnan natin yung nakaraan ni PRRD. O kahit yung sa iba lang, ng mga, wag na yung sa, ano kay subok na natin yun sa pandemic. Sa ibang mga ginagawa niya. Diba, pagka may kamay na bagal at may takot yung tao ng gumawa ng hindi maganda, sigurado, sunod ka talaga, mamili ka lang eh. Ano, sumunod ka o matigmao ka? Ganun lang kasimple siya eh. Ngayon, ang tanong ko, sino presidente ang ganun? Kailan pa kaya tayo makapresidente ng ganun? Sige. At kung may presidente tayong ganun, dapat ba natin na ibaliwala, hindi natin mahalin? Ayan mga tanong ko yan. Kasi para sa akin, nang hinayang talaga ako. Grabing panghinayang ko nga napaka-iksi lang yung termino. Pero nagpasalamat ako ng malaki nga naka-presidente tayo ng PRRD. Kaya yung mga video niya, binalik-balikan ko at hindi lang ako. Maraming mga Pilipino nga bumabalik-balik. Pag makakita ako ng mga video niya, naalala ko yung pagmamahal niya sa bayan. Ito, idagdag ko na lang to ha. Di ba yung nakaraang buwan, kung matandaan natin, dito sa Middle East, may OFW tayo na sinintinsyahan ng, di ba, kamatayan. Anong, di ba in-interview yung presidente natin? In-interview siya eh. Alam ko nga, alam ninyo na in-interview siya. Nagka-viral yun eh. Walang nagawa. Di ba? At marinig natin yung interview, yung mga sagot niya. Si PRRD, ilang buhay linigtas noon? At anong sagot niya? Yun lang dinagay sa presser, kung matandaan niyo, pinakita yung papel, galit na galit siya. O yung anuhin na sana, ng hatula na sana, anong sabi niya? Hatula ninyo yan. Nagbanta siya. O hindi natuloy, nakauwi, nabuhay. Anong pagkakaiba? Anong pagkakaiba sa dalawa? Yan, tanong ko yan. Hindi ko minaliit to si yung isa. Pero kung pagmasda natin, malaki ang diferensya. Kahit nga lang sa simple, napaka-simple, na hindi makayang maabot ng isip siguro basta-basta, balang gigabil. Ilang presidente ang dumating sa bansa natin? Balang gigabil. Si PRRD lang nakatulong.
pabalik sa Pilipinas? O hindi ba dapat pasalamatan at hangaan ng mga Pilipino? Dahil maliban nga may sentimental value na bilang siya, kung tutusin, pero yung halaga niyan, yung value niya napakabigat. Yung history niyan. O sinong napakaano na pabalik diyan? Kahit ibang bansa, sinusunod siya. Pilipino pa kaya hindi sumunod? Ganun katikas siya. Kaya ganun katikas ang mga Duterte. Kaya ngayong eleksyon, sana may tatakbo. At sana yung lineup ni Per Arde. Kasi naniniwala ako eh, nga hindi naman yan mag-lineup ng isang politiko nga ikaksisira sa apelyido niya. Maaring mayroong mga politiko dyan nga nakasama sa lineup niya nga masabi natin nga hindi kwalipikado. Andito lang tayo sa totoo nga, dito lang tayo sa yung base sa nakakita natin at sa tunay ba. Pero lahat na bagay pwedeng pag-aralan. Anuhin naman natin yung politiko nga napakagaling. Anuhin naman natin yun, napakahusay, napakagaling, nandyan na sa kanya lahat. Napakagaling niya pagdating sa larangan ng politika, pamamahala. Pero yung kahit singkong duling ilagay niya sa bulsa niya. Sige, okay sa politiko nga kulang sa alam, pero nag-aral siya at yung pira ng taong bayan inayos niya nga para sa taong bayan, hindi nalagay sa kanyang bulsa. Mga tropa, bago ko tapusin yung munting video natin, maraming salamat sa panonood ninyo at mabuhay tayong lahat. Sana sa sunod na namang video, sana suportahan ninyo yung munting channel ko. Inulit ko lang, maraming salamat at bye-bye.